Visa and immigration tip tayo. Bank certificate and bank statement. Gaano katagal ba dapat yung iyong bank statement? Yung bank certificate, madali lang yun, ha? Kung magkano total, nakalagay lang naman doon, o katibayan lang na ikaw ay may pera nung araw na yun, ano? Pero pwede rin namang i-indicate doon na kung gaano nakatagal yung pera mo sa banko. Yun yung bank statement na tinatawag. At ang requirement, mapa-immigration man or mapa-visa, dapat 3 to 6 months. Halimbawa, ang pera mo, 100,000 or 200,000 or kalahating milyon, 1 milyon, dapat ang ADB niya or yung average daily balance niya mula nung ipinasok mo yung malaking pera, 3 months tatagal yun. Hindi po pwede yung may 100,000 ka or una 10,000, then bigla naging 100,000, and then inilabas, bigla naging 20,000. Ibig sabihin, ang ADB or average daily balance, hindi tumatagal doon sa banko mo. Hindi uubra yun. Mas malamang yun. It's either ma-deny ka or ma-upload ka. No? Dapat within 3 months. At hindi po pwede rin yung ikaw ay mag-o-open ng biglaan sa banko. Na manghihiram ka ng pera, 100,000, 200,000, o kalahating milyon, ilalagay mo, di-deposit mo bigla. Tapos pupunta ka sa, magpapile ka ng visa kung saan bansa man. Definitely, madi-deny yun. Or sa immigration naman, pupunta ka, magtutur ka doon sa labas ng Pilipinas na walang visa. Tapos ganon, makikita, kalalagay lang ng pera mo sa banko na wala pang 3 months hanggang 6 months. Definitely, mas malamang ma-upload ka nun. Yun ang kahalagahan ng sinasabing proof of financial capacity documents. Ganun, kasimple yan.